Ciao mga ka-peeps! Nandito uli ako. Ako naman yung toka uli sa pagluluto. Dahil doon sa last video na ginawa ko, yung chiffon cake, marami nagtatanong ano daw, paano daw paggawa ng icing. So ito na yung gagawin natin ngayon. Shoutout nga pala kay Ate Anisha Mabiyog at kay Maylin. Sana manood lagi kayo ng aming video. At don't forget to subscribe mga ka-peeps and like, share, and hit the notification bell button para lagi kayong updated sa aming video. Simulan na natin ang ating paggawa ng Swiss meringue buttercream. Ngayon, ang gagawin natin, yung first part. Bali, kailangan natin ng 5 itlog na room temperature. Ang kukunin lang natin dito ay yung pinaka-white. Careful kayo na mag-crack nito dahil napaka-sensitive. Huwag na huwag malalagyan ng yung yellow, yung egg yolk, yung ating white. Dahil hindi magiging maganda yung ating meringue pag nalagyan ng yellow. Ito na yung ating 5 white egg na room temperature. Kita nyo naman, wala na pasama na yellow diyan. Ito, ilalagay natin siya dito sa 1.5 cup na white sugar. Mimix natin ganyan. Then, ito ay ilalagay natin mamaya dun sa may ilalim ay tubig na mainit para ito'y matunaw. Mimix nyo lang na ganito. Make sure na siya ay mix na mabuti bago natin ilagay dun sa mainit na tubig. Eto, may mainit tayong tubig na pinakulo. Ilalagay natin yung ating pinagsama na white egg at sugar. Mimix natin siyang mabuti. Paabutin natin siya. Dapat ito ay umabot ng 71 degrees Celsius yung init niya. Ito na, naging 71 na siya. Papatayin na natin. Ito na yung ating pinainit na umabot ng 71 degrees Celsius na white egg at saka yung sugar. Lalagyan natin siya sa mixer. Ito natin siya imimix para siya yung maging meringue. Yan. Pinaka-icing natin. Yung mga nagtatanong kung ano yung paano yung paggawa ng icing, ito yon. Yung iba na walang mixer, pwede naman yung hand mixer pero matagal. Aabot siya ng siguro mga 45 minutes kayong magagamit ng hand mixer dito. Tingnan natin kung... Stop muna natin. Titingnan natin kung yung malambot pa siya or pwede na natin siyang itigil. Tingnan nyo medyo. Ayan o. Oh. Yan. Hindi pa siya pwede. Kita nyo o. Oh. Hindi pa siya yung... Kumbaga siya hindi pa yun yung pang icing natin o. Oh. Medyo malambot pa siya. Continue pa natin. Hanggang siya parang tumigas na parang pwede na natin pang coat sa cake. O kaya sa mga cupcake. So, yung mga hindi mahilig sa mga butter, ito pwede nyo na itong gamitin sa mga dessert. Tatry natin, ha? Papakita ko sa inyo. Tapos, sunod naman natin gagawin ay yung Swiss meringue buttercream. Ito yung dadaglagan natin lang siya ng butter. Mamaya, papakita ko rin sa inyo. Ito, may ready-made tayong cupcake dito. Itatry natin yung ating ginawang meringue na icing. Ito, ha? Papakita ko sa inyo. Paano siya kaganda. Ay, tingnan nyo kung gano'n siya kagintaw. Hmm? Yan. Pwede nyo itong mga gamitin na yung ayaw ng may butter. Oh. Yan. Tingnan yung texture niya kung gano'n kaganda. Kinis. Oh. Yan, makikita nyo yan. Tapos ngayon, ang gagawin naman natin ay yung Swiss meringue buttercream. Ngayon, pupunta tayo sa paggawa naman ng Swiss meringue
buttercream. Ito yung ginamit natin kanina dun sa simple icing lang na white egg. Kailangan to'y malamig para hindi matunaw yung ating ilalagay na room temperature na butter. Siguraduhin natin na lumamig na siya. Kasi pagka nilagay natin ng mainit, magme-melt yung ating butter. Okay na, malamig na siya. Ito na yung ating gagawin. Ito yung kailangan nating butter. 500 grams na butter, yung room temperature lang. Bali, sasama natin yun doon sa ating ginawang first part na simple icing lang, yung white egg icing. Bali, ito isasama natin para maging siya ay buttercream icing. Then, ngayon, nung lumamig na siya, ilalagay naman natin yung unsalted butter na room temperature din. Ito na, gagayatin na natin para ilalagay natin siya sa ating icing. Paandarin na ulit natin ang ating mixer. Ilalagay natin yung butter. Isa-isa natin ilalagay yung butter. Baka mamaya magtatanong sa inyo, bakit ang dami ng butter? Hindi natin kasi siya pwedeng bawasan dahil lalambot siya pag hindi tama yung sukat. Kaya, kung gusto or ayaw nung may butter, pwede nyo yun na lang simple. Yung simple na lang gamitin nyo, pwede naman yun. Ipapakita ko sa inyo pagka yung butter ay yung half lang. Tingnan nyo yung magiging texture niya, oh. Ganyan siya, oh, yan. Yan, ganyan siya, parang kulang. Yan, oh. Hindi siya ganun katigas. Kaya, kailangan talaga yung sukat natin tama. Kaya, i-add natin yung another 250 grams na unsalted butter. Okay, stop na natin. Makikita nyo siya, oh, tingnan nyo yung texture niya. Kanina, ang lambot. Halo natin kasi yung may natira pa siyang may mga white meringue, ihahalo natin para tingnan siya. Okay, bali, umabot siya ng 5 minutes and 2 seconds. So, tingnan natin yung texture niya. Lalo siya ka-perfect. Tingnan nyo yung kinis, oh. Dapat yung texture niya ganyan. Ito nga pala, pwede nyo lagyan siya ng essence or yung flavor. Pwede nyo lagyan ng vanilla flavor or lemon flavor. Ano pa bang flavor? Orange flavor or choco flavor. Kung ano flavor na gusto nyo, pwede nyo itong lagyan. Ngayon, maglalagay tayo ng kulay. May dalawa ko ditong bowl na nilagyan ko ng buttercream. Magdi-design tayo para ipapakita ko sa inyo. Yan, konti lang. Then yung ito ay green, aqua green. Para tayo magdi-design, titingnan natin kung gaano kaganda yung ating Swiss meringue buttercream. Ito na, meron tayong dalawang kulay ng ating buttercream. Magdi-design tayo, tatry natin kung okay yung kanyang texture. Ito na yung ating buttercream icing. Kita nyo, ang ganda niya. Oh. Ang ganda niyang pang design. Pwede nyo kayo mag-design. May, kung may talim kayo na ganito, di-design na nyo lang. Kita nyo, ang ganda. Yan, okay na? Kita nyo, ito yung simple design natin. Try natin yung ating Swiss meringue buttercream. Ngayon, papakitaan ko naman kayo ng ibang pagdi-design. Gamit naman itong ating ding buttercream pa rin. Ito, oh. Yan. Tingnan nyo kung gaano siya kaganda at kakinis. Yan. Okay? Ganyan yung pag-braid. Kung gusto nyo naman, simple lang. Yan. Okay. Ito yung mga sa side ng cake. Kung gusto nyo gumamit ng yung pwede sa gilid ng cake. Yan.